26 years ago, may isang dayuhang lalaki ang naglagay ng bomba sa isang upuan na eroplano ng Philippine Airlines. Ang eroplanong ito ay may pangalan na Philippine Airlines Flight 434. Ang tanong natin, makakaligtas kaya lahat ang sakay dito o masasawi? Bago natin umpisan ang kwentuhan natin, kung bago ka pala sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan ilike ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Siya nga pala, kung gusto nyo mag-trade ng Forex or ng cryptocurrency, merong demo account ang xmforex.com. Pwede nyo pag-aralan kung paano mag-trade ng Forex, ng crypto at ng stocks. Libre lang ang pag-register dito. I-click nyo lang ang link sa description box ng video ito. Huwag kalimutan, xmforex.com. Balik ulit tayo sa kwentuhan natin. Noong December 8, 1994 sa Manila, may isang foreigner na lalaki ang nagrenta ng isang room sa Doña Josefa Apartment sa President Quirino Boulevard. Ang pangalan ng lalaking ito ay si Yusef. Hindi niya balak mamasyal dito sa Pilipinas, kundi ang balak niya ay mag-practice. Hindi mag-practice magsalita ng Tagalog, kundi mag-practice magpasabog. Isa kasi siyang expert sa paggawa ng mga pampasabog at eksperto din sa pag-forge ng mga documents. Habang nasa apartment siya, pinagplanuhan niya na maigi ang mga gagawin niya. Nag-forge din siya ng isang passport para itong gagamitin niya pag sumakay ng eroplano. Ang inilagay niya sa passport niya ay ang pangalang Armaldo Forlani. Ito ay hangon sa pangalan ng isang congressman sa Italy na si Arnaldo Forlani. Binago niya lang ang N ng M. Pagkatapos noon, pumunta siya sa isang agency para mamili ng flight. Sa kakahanap niya, nakita niya isang flight na lilipad ang eroplano mula sa Manila papuntang Tokyo, Japan. Pero bago ito pumunta ng Tokyo, mag-stopover muna ito ng Cebu sa Mactan International Airport. Sa isip niya, ito ang perfect flight para sa pinaplano niya. Kaya binook niya agad ito. December 11, 1994. Dumiretso agad si Yusef sa airport. Noong mga oras na ito, hindi pa ganun kahigpit ang security sa airport. Mano-mano lang ang inspection at walang baggage scanner. Pero merong metal detector. Ang problema, ang metal detector noon ay nadedetect lang mula ulo hanggang binti. Hindi nila na-detect ang sole ng sapatos ni Yusef. Sa sole ng sapatos niya kasi inilagay ang mga electric wire na gagamitin niya sa pampasabog. Ang na-detect lang ng metal detector ay ang relo niya. Hindi naman pinansin ng guard ito dahil relo lang naman ito. Pero ang relo na ito ang gagamitin ni Yusef bilang timer. Chinek nila ang gamit ni Yusef at wala naman sila nakitang kakaiba. Nakita nila isang lalagyan ng contact lens. Tinanong ng guard kung ano yun. Ang sagot lang ni Yusef, "Ah, lalagyan ko lang ng contact lens yan." Siyempre English ang pagkakasabi niya, Tinagalog ko lang. Ang hindi rin alam ng mga guard, ang nakalagay doon ay ang liquid substance na nitroglycerin. Tapos sa isang lalagyan ng contact lens ay iba pang liquid substance para gamitin sa paggawa ng pampasabog. Kaya alam niyo na kung bakit bawal na bawal ang mga liquid substance sa airport. Pagkatapos ng inspection sa kanya, ay pinadaan na siya. At dito na siya nakahinga na maluwag. Pumasok na siya sa Philippine Airlines Flight 434. At dumiretso na agad siya sa designated na upuan niya. Umalis ang eroplano ng alas 5:30 ng madaling araw. Noong mas stable ng eroplano sa ere, pagkatapos ng airborne, pumunta si Yusef sa CR. Bit-bit ang kanyang toiletry bag. Noong nasa loob na siya, dito niya na inalis ang sapatos niya at kinuha ang mga battery, mga wire, at spark source na nakatago sa sole ng sapatos niya. Tinanggal niya rin ang relo niya para gamitin bilang timer. Kinuha niya na rin ang mga liquid substance at dito niya na inassemble ang bomba. Lumipas ang ilang minuto nung ma-assemble niya na ang bomba. Sinet niya ang timer sa loob ng 4 oras. Tamang-tama, dahil ang oras na ito ang estimate niya na papunta ang eroplano sa Tokyo. At siya naman
ay nakababa na sa eroplano sa oras na yon. Ibinalik niya ang bomba sa kanyang bag at lumabas ng CR. Nakasalubong niya isang flight attendant at nakangiting nagtanong, "Miss, pwede ba ako umupo sa seat 26K? Gusto ko kasi tumingin sa labas ng bintana." Sumagot naman ng flight attendant, "Go ahead sir, 20 lang naman po kayong pasahero, kaya pwede po kayong umupo doon." Nung mga oras na yun kasi, 20 pa lang kasi silang pasahero. At sa Cebu pa sasakay ang 200 na pasahero. Kaya sa seat 26K siya umupo dahil sa estimate niya, ang center fuel tank ay nasa ilalim nito. Maglilikha kasi ng malaking pagsabog pag natamaan na pagsabog ang fuel tank. Ang hindi niya alam, ang center fuel tank ay nasa likod ng 26K. Dahan-dahan niya nang inilagay ang bomba sa ilalim ng upuan habang wala nakatingin sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, naglanding na sila sa Cebu sa ganap na alas 7 ng umaga. Bumaba ng 20 na pasahero, kabila na dito si Yusef. Pero ang bomba ay nasa ilalim pa rin ng seat 26K. Sumakay na ang 250 na pasahero at ang karamihan dito ay mga Japanese na pauwi na sa Japan. Ang isa sa sumakay ay isang 24 years old na Japanese engineer. At ito ay si Haruki Ikigami. Galing siya sa isang business trip sa Cebu. Siya yung umupo kung nasaan ang bomba. Sa ganap na alas 8:30 ng umaga, umalis na eroplano mula Cebu. Medyo na delay ng 30 minutes dahil sa airport congestion. Ilang minuto ang lumipas nung mag-take off ang eroplano, yung ibang passenger ay natulog muna. Habang si Haruki naman ay nakatingin lang sa bintana, ang eroplano ay smooth na lumipad sa taas ng 10,000 feet. Noong nasa Minami Daito Island na ang eroplano sa timog bahagi ng Japan, nakarinig ng parang mahinang alarm si Haruki. Ang piloto naman ay nakaamoy ng parang pulbura. Ang akala nila may dalang firecrackers ang ibang pasahero. Dahil noong mga oras na yon ay malapit na magpasko at bagong taon. Si Haruki naman ay napansin niya ang mahinang tunog na parang alarm ng relo na nasa upuan. Kaya hinanap niya ito. Maya-maya pa, ilang segundo lang ang lumipas, sumabog na ang bomba sa ganap na 11:43 ng umaga. Eksaktong 4 na oras nung inilagay ni Yusef ang bomba. Kaya mabilis na gumewang pakanan ang eroplano dahil sa pagsabog. Pero sa tulong ng autopilot, mabilis na kinorek ito at nagbank pakaliwa kaya umisteady agad ang paglipad. Dali-daling pinuntahan ng flight attendant ang lugar kung saan naganap ang pagsabog. Nakita niya na duguan at sugatan ang ibang pasahero. Dito niya nakita si Haruki na duguan at naghihingalo. Ininspeksyon niya ang katawan nito at nakita niya na wasak na pala ang kalahating katawan niya. Ilang segundo lang ang lumipas, binawian agad ng buhay si Haruki. Para hindi magpanik ang ibang pasahero, sinabihan niya kunwari si Haruki na mag-relax lang at huwag gagalaw. Tapos tinakpan niya ang wasak na kalahating katawan nito. Nang sa gayon, hindi ito makita ng ibang pasahero. Nakita niya rin na lumikha ng maliit na butas ang pagsabog. Nasira din ang mga control cable at mga wire na kumukontrol sa right aileron ng eroplano. Ang eroplano ay hindi na tumutugon sa steering dahil sa damage na nagawa ng pagsabog sa aileron. Kaya kabadong-kabadong dinis-engage ng captain ang autopilot. Ang kapitan na ito ay si Captain Eduardo Reyes. Ang mga crew ay kinakabahan na rin dahil nahihirapan na silang baguhin ang direksyon ng eroplano. Kaya ang ginawa na lang nila, ginamitan nila ng tinatawag na asymmetric thrust para makontrol ang eroplano. Si Captain Reyes ay kabadong-kabado na tumawag ng mayday call. Ang mayday call ay ginagamit pag may life-threatening or emergency sa eroplano. Nag-request si Captain Reyes na mag-landing sa Naha Airport sa Okinawa Island. Kaso ang mga sumagot ay isang Japanese air traffic controller. Kaya nahirapan ng Japanese na intindihin ang request si Captain Reyes. Sobrang na-stress na sila Captain Reyes dahil hindi sila magkaintindihan. Mabuti na lang ang nag-take over sa mayday call ay ang mga American air traffic controller mula sa military base sa Okinawa. Ang mga Amerikano ang nag-process ng request ni Captain Reyes sa pag-landing. Hindi na nagsayang na oras ang mga Amerikano at nagpalipad agad ng isang jet
para tignan ang damage sa fuselage at para ma-verify ang landing gear kung maayos pa ba ito. Tinanong ni Captain Reyes kung nakikita ba ng piloto ng jet ang landing gear. Sumagot naman ang piloto ng jet at sinabi niya maayos naman ang landing gear. Noong malapit na mag-landing ang aeroplano, nag-dump sila ng fuel para mabawasan ang strain sa landing gear. Matagumpay na nailanding ni Captain Reyes ang wasak na Philippine Airlines Flight 434 sa ganap na 12:45 ng tanghali. Isang oras matapos maganap ang pangsabog, ang 250 na mga pasahero at 20 crew members ay nakasurvive. Tanging si Haruki lang ang nasawi. Ayon sa investigasyon nila, kung yung bomba ay inilagay sa likod ng C-26K kung nasan talaga nakapwesto ang center fuel tank, sigurado daw na sumabog ang buong eroplano at walang makakaligtas dito. Buti na lang daw sa 26K inilagay ang bomba at isang dangkal na lang daw ang pagitan at muntikan na matamaan ang fuel tank. Samantala, ang mga labi ni Haruki ay dinala na sa kanyang pamilya. Nagluksa ang buong Japan sa nangyari. Inibisigahan ng PNP at NBI ang eroplano. Nakipagtulungan din sila sa Amerika para magpatulong sa investigasyon para malaman nila kung sino ang nasa likod ng pagsabog. Apat na linggo ang lumipas pagkatapos ng pagsabog, ang isang guard sa Doña Josefa apartment ay nakakita ng usok sa isang room. Kaya dali-dali siyang umakyat para i-check ito. Ang kwarto kung saan nagmula ang usok ay ang kwarto kung saan tumutuloy si Yusef at ang isa niyang kasama. Paglapit ng guard sa room, lumabas naman agad sila Yusef. Tinanong ng guard kung ano yung usok. Ang sinabi lang ni Yusef na huwag mag-alala dahil sigarilyo lang yun. Tapos nilak agad ni Yusef ang room at lumabas muna ng building. Yung guard naman nagdududa pa rin dahil nangangamoy pulbura ang usok at hindi naman amoy ng sigarilyo. Kaya dahil sa kaba, tinawagan ng guard ang mga pulis para imbestiga ng kwarto. Hindi na nagsaya ng oras ang mga pulis at pumunta sa room nila Yusef. Dahil noong oras na yon, naka-heightened alert ang mga kapulisan dahil ilang linggo na lang bibisita na si Pope John Paul II sa Manila. Dumiretso agad ang mga pulis sa room at dito nagulat sila dahil madaming wire at pulbura ang nandito. Tapos nakita pa nila ang picture ni Pope John Paul II at ang Philippine Airlines Flight 434. Walang duda, sila ang nasa likod ng pagpapasabog ng Philippine Airlines Flight 434. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Yusef sa room. Nagulat si Yusef at nakita niya ang mga pulis, kaya tumakbo agad siya. At dito na siya hinabol ng mga pulis. Ang ginawa ng isang pulis, nagpaputok siya ng baril. Sa sobrang gulat ni Yusef, natalisod siya. Kaya dito na siya nahuli ng mga pulis. Nakipagtulungan ng PNP sa Interpol at FBI. At base sa joint investigation nila, ang ginawang pagbobomba sa Philippine Airlines Flight 434 ay isang practice lamang dahil ang totoong target talaga nila ay ang Amerika. Pinatawan si Yusef ng ilang taon na pagkakabilanggo. Samantala, ang mga Japanese na nabuhay ay hinding-hindi makakalimutan ang Philippine Airlines Flight 434.